Alam mo ba, malalaman mong kailangan tumigil na sa pagtawid or pag-drive kapag nakita ka ng red light, di ba? Or stop sign. Pero paano mo pa malalaman kung dapat ka nang huminto kapag love na ang pag-uusapan? Wow! So Hanks, welcome back dito sa Hugot Radio and welcome sa pagbabalik ng ating series na Prangkahan 101. Paano ba maging the one? Uy, na-miss niya to. Alam mo kasi nitong mga nakarang araw, may nakita akong post sa Facebook. Thread siya ng mga tweets galing sa isang student from UP or UP University of the Philippines. So ito na nga, ito yung kwento. Si Boy ay my girlfriend. Okay? Every time na may celebration ng Mother's Day, itong si girl, every time na may celebration ng Mother's Day, sasabihin ni girl kay Boy na i-greet siya. So parang nagpapahiwatig siya na mother na rin siya. Pero ang ending, nako, prank lang pala. Until one day, ganun ulit ang ginawa ni girl. This time, totoo na pala siyang buntis. Pero ang plot ng twist, hindi si Boy ang ama. Ang sakit, di ba? Pero paano nga ba umabot sa point na yon? Ay, magandang pag-usapan natin to. Okay, sige. Si girl at si boy ay childhood friends. Okay, turned lovers. Grabe. Niligawan ni boy si girl nung high school. Sinagot naman ni girl. And naging steady sila hanggang college. At hindi nga lang basta college ha, pareho pa silang nakapasok sa University of the Philippines. So yun na nga, parang perfect na ang lahat noong mga oras na yon. They were both chasing their dreams habang sinusuportahan ang isa't isa. Hanggang sa isang araw, nagsimulang maging cold si ate girl. Parang kasing lamig ng Baguio City. Hay nga pala sa aking tita sa Baguio City. Lagi niyang nirerisked ang dates nila. Itong girl. Ang lagi niyang excuse kay boy, tuwing hindi siya napagbibigyan, eh busy daw siya. So itong si boy, dahil mahal niya, hinayaan na lang niya. Inisip niya na dahil nga siyempre college, normal lang siguro na maging busy ang babae or kung sino man na nag-aaral sa college. So dito na tayo ngayon sa medyo exciting na part ng kwento. Excited ka na ba? My fair sa UP. Okay? May mga bandang tutugtog. Ha? Yung banda Sutil, banda ni mama niya. Okay. So this was a chance para mag-enjoy ang mga taga-UP. Chance rin nila ito, sana, na makipag-date itong si girl at si boy. Pero nag-bail si girl sa last minute. Kasi, alam mo ba kung anong dahilan? Busy daw kasi siya. So ito na nga, so dahil nandun naman si boy, nag-stay na lang siya. Eto ngayon ang pasabog. Boom! Sound effect, boom! Dumating bigla si girl. Aba, pero pagdating niya, hindi siya nag-iisa. May kasama siyang ibang lalaki. Ha? Siguro may pagkamartir talaga itong si lalaki, itong si boy. Kaya wala siyang sinabi about sa nakita niya. Hanggang sa isang araw, si girl na mismo ang nag-confess na nag-cheat pala siya. Ay. Yun lang. So dahil nga si boy ay mapagmahal, pinatawad ni boy si girl. Mahal niya eh. Saka sabi nga ng iba, love is sweeter
the second time around. Kalokohan yan. bigla akong napa-feedback ah. Okay, ulitin natin. Sabi ng iba, love is sweeter the second time around. Okay. Akala niya, nalagpasan na nila yung isa sa pinakamahirap na stage ng pagiging lovers. Pero yun pala ang simula ng katapusan. So, to cut it short, their relationship continued for another 2 years. Sakit sa bangs. Sa mga may bangs dyan, ako wala akong bangs eh. Naubos na. Okay. Ngayon, eto na. 2 years ah, nag-continue pa ang kanilang relationship. Pero bumalik ulit si girl sa pagiging cold na parang Baguio City. Mahilig yata itong pumunta ng Baguio si ate girl. Ah, hanggang sa isang araw, si boy na mismo ang nag-end ng 7 taong relationship nila. Ay. Kahit gusto pa niyang magstay, nako, ubos na siya. And then Mother's Day came. Ito naman, ulit yung Mother's Day. Gaya ng yearly prank ni girl, tinawagan niya ulit si boy. So akala ni boy, it was just another prank. Prank ng babae sa kanya. Pero totoo palang buntis si ate girl. Ay, grabe itong babaeng to. Kala ko ba malamig? Huh? Okay. So tinawagan niya si boy. Okay? So itong lalaki, akala niya prank na. Eh, sa prank! Okay? So totoo pala. Alam mo ba? Nabuntis siya ng lalaking kachit niya. Ay, kaso ang problema, tinakbuhan siya. Ang ganda ng ating sound effect. Okay. So dahil doon, naging friends ulit itong boy at si girl ay pambihirang lalaki ka. Sabi pa nga ng mga kaibigan nila, nako, baka meant to be na kayong dalawa. Pero this time, alam na ni boy ang kanyang worth o ang kanyang halaga. Ang eksaktong sinabi pa nga niya, I admit, I love her. And I guess, I will always will. But I have also learned how to love myself. And I have to thank her for that. Aba, nagising. Ganito ka ba, hugs, Kerians? Ganyang klase ka ba talagang magmahal? Aba, talaga naman. Ay, nako. Ganyan ba ako dati? Mukha yatang oo ah. Ay, dumating ako sa punto, alam mo ba? Ito, share lang. Chika Minute. Dumating ako sa punto na akala ko siya ay buntis ng kanyang ex-boyfriend na ex na current ex-XY. Napambira kasi. Di maintindihan, ex ba o Y? Kaya napapaway na lang ako lagi. Why? Bakit? So akala ko buntis siya. And tinanggap ko. Sabi ko, okay lang kahit hindi ako ang ama. Ay, pambihira talaga. So, buti na lang ay hindi naman pala talaga. Okay, so akala lang niya. So, yun. Maling akala. So, yun. Diyan nagtatapos ang pananakit na kwento ng love life ni boy. Okay?
Kasi nakita niya yung worth niya, di ba? Pero unlike nang nangyari sa kanya, hindi mo naman kailangan maging ubos na ubos bago ka umalis sa isang relationship na obviously ay hindi na healthy para sa'yo. Parang katulad nangyayari sa akin na akala ko nakakabuti ay hindi naman pala, hindi na talaga healthy. Kaya nga, sobrang payat ko na nun eh. Butot balat. Kamumurblema eh. Ay, nakalbo pa. Ay, buhay, buhay. Guys, ha? Huwag niyo akong tularan. Okay. Sa isang stoplight kasi, di ba may tatlong kulay? Alam mo yon kapag nandiyan ka sa sentro, kapag magkocross ka, makita mo yung stoplight. May red, may yellow, and may green. Di ba? Green kapag go. Actually, hindi pala yellow eh. Orange. Okay? Yung orange kapag wait. Diba? At kapag yung red naman, syempre, alam mo yon, yung mga sa likod ng sasakyan, kapag humihinto yan, red. So, stop. Kung nasa isang relationship ka ngayon, alin ka kaya sa tatlong kulay na ito? Aba, nag-isip. Kung single ka naman, anako, ayos to. Stay tuned. Dahil balang araw, papasok ka sa isang relationship at kakailanganin mo ring malaman when to continue or not. Wait muna kung kailan dapat maging or kailan dapat itigil ang meron kayong dalawa. Okay? So, hugs, Karyans, ang gusto kong i-share sa iyo ngayon ay paano ba ma-identify ang red flags? Okay? Or yung mga stop signs sa isang relationship. Okay? I have 9 signs dito. Okay? Na dapat ka nang magsimulang mag-isip-isip tungkol sa iyong relationship. Aba, bago nating umpisan yan ay siyempre ay kailangan natin munang mag-break. Okay? Bitinin muna kita. Kasi mas maganda yung medyo pinapatagal-tagal lang konti. Okay? Para naman ma-practice mo yung patience sa buhay mo. Kasi marami kasi sa inyo o sa atin sobrang impatient sa kamamadali. Ayan, napunta ka tuloy sa YouTube at nakahanap ka ng sagot. Paano ba malaman kung love niya ako? At napunta ka sa Hugot Radio. Nakita mo ako at naumpok kita tuloy. Nabuulan kita. Pasensya na. Ganun talaga eh. Kailangan dumaan tayo sa ganyang moment na kailangan may isang taong pumukpok sa'yo. Okay? So, huwag magalit ha kapag tinatamaan ha. Maraming ganyan. Pero okay lang, no? Sa katapusan naman ay may natutunan naman. Ayun, break muna tayo, hugs. Ayoko na sa'yo. It's not me, it's you. Mga dahilan yan. Eh. Kamusta ka? Ayos bang pagkain natin dyan? Sana man hindi ka nabailokan sa mga pinag-uusapan natin. So hugs, Karyans. Magbabalik ako. Dito lang kayo sa Care 104.3 The Way FM. Wow! Kamusta? Gising ka pa ba? Andiyan ka pa ba? Ito yung pinag-uusapan natin, ha? Red flags sa relationships. Oh, di ba? Sa mga kakarating lang, sa mga kaka-tune in lang, late ka. Alas 12 po tayo ng tanghali every Sunday dito sa Care 104.3 The Way FM. Ako po si Ronaldo ng Hugot Radio na matatagpuan sa YouTube, sa Facebook, at sa Instagram. So, how to identify red flags or yung mga stop signs sa isang relationship? Okay? Ito ang 9 signs na kapag nakita mo, abay, dapat ka nang magsimulang mag-isip-isip tungkol sa inyong relationship.
So, ito na. Una. Maglista ha. Nang hindi nagiging ano ha. Nagiging walang alam. Una. Lack of communication. Hindi ito yung ibig sabihin na walang signal ha. Diba yun? Maraming tao ngayon, mawala lang yung signal eh, na-stress. Mawala lang internet eh, parang katapusan na ng mundo. Lack of communication. Ang hirap kasi, ano ba, na makipag-communicate sa kanya. Yun! Ang hirap yun kapag wala kayong communication. Ito yung mga taong mahirap para sa kanila na mag-express ng kanilang nararamdaman. Okay? Ganito ka ba? Nahihirapan din silang mag-open up sa mga issues nila sa buhay. Parang sa bawat isang hakbang mo, papunta sa kanya, one step backward din ang gagawin niya. Parang yung kanta lang ni Agot Isidro to ah. Alam kong mayroon ng iba. Ay, nako. So, ito na nga, ha? Hahakbang ka pupunta sa kanya, one step backward din siya sa'yo. Di mo kayang ma-reach. Laging out of reach ay hindi hiyayaman. The number you have dialed is out of reach. Tama ba yun pagkasabi nila? Please try your call later. Okay. Ano nga yun? Hindi ma-reach. Kapag ganyan, alam mo ba? Kapag ganyan, may problema kayo na gusto mong pag-usapan yung dalawa, instead na kausapin ka, nako, silent treatment ang gagawin niya sa'yo. Ay. Or pwede ring the other way. Instead na hindi kakibuin, aba, magiging sobrang moody. Parang laging may bisita buwan-buwan. Huh? Walang katapos ang visit. Ayun tawag nila dyan eh. Monthly visit. Kapag susubukan mong i-open up sa kanya kung anong problema, aba, nagdadabog. Nagdadabog yan. Mm-mm. Dinig sa kapitbahay yung mga yapag. Automatic na mag-iinit bigla ang ulo. Ay, ito na kasi. Isang salita pa lang na galing sa bibig mo, sampu na kagad ang katumbas niya. Hala eh. Ganyan ba ang kasama mo? Hindi ko makalusot-lusot eh. Ano? Ilag siya lagi sa ganyang mga usapan. Lalo na kapag ang issue ay tungkol sa kanya. Ganun naman pala kasi. Meron naman kasi dibang kasabihan. Communication is the key. Iba rin yung lagi mo narinig dyan sa social media kapag may nagbebenta tapos sasabihin PM is the key. Hindi sinasabi yung amount, kung magkano yung binibenta niya. Doon kayong mag-aaway sa chat room. Magtatawaran. Ay, nako. So, communication is the key, ha? Kung may maling nagawa si partner, abay pag-usapan. Kung may personal problems behind ng behavior na pinapakita, mag-open up. Kung walang communication, alam mo, ang ending kasi niyan, laging misunderstanding. Remember na better communication between you and your partner leads to more trust in each other. Okay? Kaya importante ang komunikasyon. At kapag may trust, may security. Pag may security, walang magnanakaw. Ba't napunta yung magnanakaw? Yung magnanakaw siguro, pwede yung mga agaw. Ano? So, ulitin natin ha. Pag may security, may prosperity sa relationship niyong dalawa. Ayun pala yun.
Importante ang communication between you and your partner para mag-lead ito sa mas malaki o mas maraming pagtitiwala sa bawat isa. Okay? Hugs, Karyans, may natutunan ba sa una? Sana naman ano? Kasi sayang yung laway ko dito. Makinig ha? Para naman hindi tayo iiyak-iyak in the end. Maraming ganyan. Ha? So, sige. Eh, yung una yan, ha? Eto yung pangalawa. Ready na. Ang pangalawa ay irresponsible, immature, and unpredictable. Hindi mo mahulaan, ano? Sabi nga ng mga matatanda, kung gusto mong malaman if responsible ang isang tao, tignan mo ang mga kuko niya. Malinis ba yan? Maigsi? O marumi? At halatang hindi pinuputulan? Kasi kung yung basic task nga ng pagputol ng kuko ay hindi niya magawa-gawa, abay paano pa kaya yung malalaki? Yung boyfriend mo ba? Eh, hindi marunong mag... Ano ba sa Bicol niyan? Mangingoko. Regaluan mo kaya ng ano? Nail cutter. Ha? Dumi-dumi ng kuko eh. Oh. So yun ah. Basic task yan ah. Ng bawat isa sa atin yung maging malinis. Tapos siya... never mind. Okay. So, pero, hindi naman porke laging maiksi ang kuko. Tandaan, ha? Responsable na. Okay? Meron dyan ang linis-linis, eh, irresponsible. Tamaan naman ang mga tatamaan yan. O, syempre, di lang naman dyan nakabase. May mga tao kasing 22 anyos na, pero yung pag-uugali o yung behavior parang 18 years old pa lang. Delayed ang improvement. Yung maturity. Yung tipong basic life skills ng pag-aalaga sa sarili, pag-manage ng pera, pagiging malinis sa katawan at gamit, ay bagsak siya. Kaya yung nanliligaw sa'yo, tapos papuntahin ka sa bahay nila, no? Pakilala ka sa magulang. Huwag kayong pumasok sa kwarto niya. Silipin lang. Kasi baka kung anong mangyari. Pag nasilip, nakita mo lang, ano, yung gawin niya, ganyan-ganyan. Tignan mo kung marunong magligpit ng yung tinulugan. Kasi may kilala akong ganyan eh. Pagkagising eh, amoy laway na nga, ang gulo pa. Hindi marunong magligpit ng ano, kumot. Ha? Alam mo, sa isang nakita kong video sa online, I don't know kung Navy yun, officer, sabi niya, sa kanila daw, ang pinakaunang ginagawa, pagkagising na pagkagising, ay ang magligpit ng kanilang tinulugan. Okay? Kasi, doon mo palang masasabi na na-achieve mo na ang isang dapat mong gawin sa araw na yan. Pero kung hindi mo na umpisahan ang araw ng pagligpit ng iyong tinulugan, bagsak ka na kagad. Ha? Yun pa nga lang eh, simple na yun, di mo nagawa. Ano pa kayo magagawa mo sa maghapon na maganda? O, lalo na sa buhay mo. O, mga babae ha, nakikinig ka, obserbahan. Abay, kahit naman babae, may mga dusta. Lalaki, nakikinig ka. O, pasensya na sa word, but it's a word, no? Dusta means hindi maayos. May mga babae din na marurumi. Hindi marunong magligpit. Ay, kababaing tao eh. Pag nakita ka ng mga lola-lola natin, oh, ay, naku, makukurot ka. Oh, may kilala akong ganyan, ang gulo-gulo. Babae yun, ha? Ang bira. Baliktad, yung lalaki yung malinis. Oh. Paano yan? May kilala nga ako eh.
Ito, chismis na naman to. Joke lang. Hindi naman chismis. Kung baka nangyari ka sa akin, ano? So, kinukwento ko lang sa'yo. Para naman may idea ka. Nagkaroon ako ng katrabaho. Babae ito, ano? Siyempre, yung workplace namin, fully air-conditioned yon, ano? Pero siya, pumapasok every day, hindi naliligo. So, anong mangyayari? Ah, kita mo talagang medyo madumi, no? Parang wala siyang ano, gusto sa pagiging malinis at pagiging mabango. Kaya parang kinausap yata 'yon ng management sa tamang gawi naman. Pero ganun pa rin. No effect. Parang takot sa tube. Parang pinaglihiyata sa ano eh. So anyway, di ko maintindihan kung bakit ganun siya. So yun, lalaki, tapos ganyan ang girlfriend mo. Ako pa naman yung ilong ko eh, napaka ano, napakatalas. Oh? Pagpasok na pagpasok pa lang sa bahay, alam kong may panis na pagkain yan. So, ladies, ha? Ang mga lalaki po ay nangangamoy din. Nangangamoy na nga. O, marunong ding mga amoy yan ng iba, ano? So, nangyayari yan sa... Hindi lang puro lalaki. May babae din naman. So, yan ang pag-uusapan lang. Napag-uusapan lang naman, ano? Kasi basic skill yan na kailangan natin malaman. Life skill yan na pag-aalaga sarili. O, yun, ha? Isa pang karakteristik ay ang pagiging immature na nasabi ko na yan kanina. Dito papasok yung kapag hindi ka lang makapag-reply. Aba, eto na naman. Asan ka? Ha? Ba't kanina pa yung text ang text sa'yo? Ha? Hindi ba ako nire-reply? Ha? Anong ginagawa mo? Siguro may riba ka na. Ay, nako. Nakakalbong ganyang gali. Hmm? Immaturity, ha? Hindi ka lang makareply agad-agad. Iisipin niyang may iba ka na. Hindi mo lang mabilhan ang bouquet of roses or madala sa sinehan. Aba'y nagtatampo na. Para na lang kaya kapag nag-level up ng iyong responsibilities, ang responsibilidad niyong dalawa at pareho kayong busy na sa trabaho to the point na halos wala na kayong oras sa isa't isa. What if may pamilya ka ring sinusuportahan at may future na pinag-iipunan? Kaya di mo mabili yung gusto niya. E di anong mangyari dyan? Hiwalayan ang ending nyo. Oh, so remember ha, you are dating to marry. Yung dinidate mo ngayon, ang goal ng relationship mo o nyo ay hanggang sa altar. Pero kung yung pakakasalan mo ay napaka-irresponsable, immature at moody, hindi naliligo, anong klaseng ina o ama ang ibibigay mo sa mga anak mo? Ha? At anong klaseng asawa ang pakakasalan at pakikisamahan mo sa buhay mo? Mukha yata nag-iisip ka. Pasok yata yung girlfriend o boyfriend ko dito, sinasabi ni DJ. Ah. Ay, ay, ay. Nako, nakakatakot. So, well, ano lang naman to? Gabay. Ano? Gabay lang naman to sa ating buhay. Para naman tayo ay hindi, nako, lagi nagsisisa huli. Pwede naman kasing gawin ang dapat ngayon, di ba? Yung tama, para hindi na tayo umiiyak-iyak sa huli. So yun ha, nakadalawa na tayo. Sana naman ay may natutunan ka. Oh, sana naman i-apply sa buhay. Okay, hugs, Karians. First two. Etong pangatlo ng mabuhay naman tayo. Okay, wait. Alam mo kasi, itong pangatlong to eh, pinagdaanan ko to. Walang sense of trust sa relationship nyo. Oy, kung ikaw, ha? Halos i-share mo na lahat.
lahat-lahat. Siya naman, ayaw niyang yung tinatanong mo siya ng whereabouts niya at kung sino-sino mga kasama niya. Lagi niyang ginigiit na dapat may sense of privacy. Well, tama naman. Ano? Tama naman. Pero anong use? Anong silbi ng pagiging mag-boyfriend-girlfriend niyo kung wala namang sharing na nangyayari sa inyong dalawa? Nasa isang relationship nga kayo pero parang wala rin. Kasi ang dami niyong hindi sinasabi. Ang dami mong hindi alam tungkol sa kanya. Lagi niyang sinasabi na wala siyang ginagawang iba pero mismong actions naman niya ang nagsasabing may mali. Para naman balance eh, may ibang partners din ah. Kasi na sobra-sobra naman kung makahigpit. Akala mong aso kang tinatalian eh. Uy, shh, shh. Huwag magalaw. Mm. Dito lang. Uy, shh, shh. Di ba? Ganyan ba yung kasintahan mo? Ha? Na halos minuto-minuto, hinihiram ang phone mo. Ay, eto na to. Pero nga ng phone. Makikitext lang ako, yung pala'y nangangalkal. Pasok ba? Minuminutong hinihiram ang phone mo halos para mag-imbestiga kung may ginagawa kang iba. Abay, mali naman yun. Kasi ibig sabihin nun, you don't trust your partner. Pero kung hindi ka naman ganito, okay? Sabi natin, hindi nga eh, hindi naman ako ganyan eh. Pero malihim ka naman sa partner mo. Maybe it's high time na i-re-evaluate mo ang relationship nyo. Kasi ang taong unaccountable, hindi accountable ha, sa mga ganitong bagay, wala rin yung integrity at respeto sa partner niya. Kasi kung nirerespeto ka ng partner mo, hindi niya hahayaang ma-feel mo na parang ayaw niyang makisawsaw ka sa buhay niya. Ganyan ba na-feel mo? Parang wala kang alam sa buhay niya? Abay, anong silbin nun? Diba? So, nakatatlo na tayo. Siyam ito, ha? Mukha yata nakatatlong bukol na tayo. Ay, naku. Huwag naman. Sana pag natapos tong siyam na to, konti lang yung tumama, ha? Pero alam mo ba, kapag nakaisa ka lang dito, nako, mag-isip ka na talaga. So, Hugs Care yan. Ito po ang Hugot Radio kasama si Ronaldo dito sa Care 104.3 The Way FM. Break muna tayo ulit, ha? Kasi naman, para naman makapag-isip-isip ang iba dyan. Hindi yung subo ng subo eh, baka mabilaukan ka, diba? Ay, kumakain ko pa naman ngayon. Ano kinakain mo? Pa-share naman dyan, ha? So, first time mo sa Hugot Radio at dito sa KR 104.3 The Way FM, nagbabiyahe ka, pauwi ka, papasok ka pa lang sa pupuntahan mo. Well, magandang hapon and welcome, ha? Laging tatandaan, ilagay lagi yan sa calendar, ha? Every Sunday, 12 noon hanggang 1 o'clock, dito lang yan sa 104.3 The Way FM. Magbabalik tayo dito sa KR. Kasama si Ronaldo. Dito lang, ha? Walang aalis. Huwag kayong aalis. Balik agad ang batibot. Naalala ko yung bata pa ako. Yung laging inaabangan ko eh. So, Hugs, ha? Dito lang kayo. Ito na ang pang-apat. Ha? Huwag kasing late-late, ha? Pang-apat na. Nalito ko. Okay. O, sige na. Pang-apat na nga. Hindi pasado sa friends and family mo yung partner mo. Ay, dumating ba sa punto na ganito? Hindi pasado sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo yung ano mo? Yung partner mo? Ito kasi learned by experience na ito ng kakilala ko. Okay, itago natin siya sa pangalang Elise. Okay? Yung mama ni Elise, sinabihan na siya ng nanay niya na parang may something off sa boyfriend niya. Kahit nga yung mga kapatid niya, ganun din ang sinasabi. So, nagtutugma sila, no? Kaso naman itong si Elise, feeling savior, na gustong isave yung jowa niya sa mapangmatang judgment ng family niya.
hindi nakinig. Ay. Ngayon, tapos, nung kinasal na sila, ano? Doon lumabas yung totoong kulay ng partner niya. Walang pangarap sa pamilya. Kasi yun pala, broken family, ha? Eh, hindi naman alam nitong si Elise. Kaya, kung mismong friends, lalo na yung family mo, ang nagsabing, hindi pasado yung jowa mo. Makinig ka para hindi ka makatulad dito kay Elise. Alam mo kasi, itong mga taong nakapaligid sa'yo, sila yung mga mas may clear na perspektibo. Clear perspective sa ganitong mga bagay. Ano? Dahil ikaw, sa sobrang in love mo, nakadikit na yung mata mo sa kanya. Nabubulag ka. Love is blind, I'll find my way with you. At hindi nakikita agad ang mga flaws ng partner. Dahil nga, puro puso ang pinapairal mo. Ay, hindi nakikinig. Makinig ha? Oh, ito ha. Pang-apat na tayo. Makinig sa mga, yung mga may care sa'yo. Alam mo naman kasi, care kami, care. 104.3. Nagmamalasakit sa'yo. Diba? Panglima, ito na tayo ha. Kasi marami-rami ito eh. Patapos ang oras natin. Panglima, controlling behavior. Nako, manipulative. Nako, ginagawa kang sasakyan. Minamanipulate ka. Liko ka sa kawan. Liko ka sa kaliwa. Diretso. Ay, nako. Ayaw niyang sumama ka sa mga friends mo. Nagsiselos kapag lumalabas ka na hindi siya kasama. Hmm? Kahit na puro naman babae yung kasama mo at kabanding mo. Lagi niyang nafe-feel yung need na kontrolado niya yung kung saan ka pupunta at kung sino ang dapat mong kasama. Dahil nga daw jowa mo siya, ang gusto niya may control siya sa buhay mo. Ang pinakamadaling way para malaman kung ganito ang partner mo ay kapag sinabi na niya yung linyang ito. Eto na! Eto na! So, sinong pipiliin mo? Ako ba o yung kaibigan mo? Ala ka dyan. Kapag narinig mo na yan, nako, 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 mag-isip-isip ka na, iha, iho. Ah, hindi lang to para sa mga babae, pati rin sa mga ihos. Pinapapili ka na. Kontrolado ka na. Oh, red flag yan, ha? Ah, si isabit mo na sa kanya yung red flag na yan. Hmm? Oh, sige, pang-anim. Oh, kasi yung iba dyan, eh, mini-message ako eh. Ah, yung mga nanonood sa Facebook, may nakuha nga akong ano, message. Na-appreciate niya daw yung aking mga sinasabi. Yun nga lang daw, eh, sobrang bago kong magsalita. Masyado ko daw hinihimay-himay. Eh, di ba mas masarap yung hinihimay? Kapag kinakain mo, yung malambot. Ngayon ba kasi, eh, grabe talagang kamamadali eh. Oh? Kaya yun, oh. Sige na nga. Panglima yun, ha? Pang-anim na tayo. Ang pang-anim, hindi ka secure sa relationship nyo. Most of the time, hindi mo alam kung anong lugar mo sa buhay niya. Minsan, feel na feel mong mahal ka niya. Yuhuy! At significant ka talaga sa buhay niya. Pero, madalas naman, kailangan mo pang humingi ng reassurance kung ano ba talaga kayo? Ano ba talaga tayo? Ha? Kasi hindi mo maramdaman ang galing sa kanya yung security na dapat meron ka. Instead, nasabay kayong mag-move forward, nag-share ng experiences para mas makilala nyo ang bawat isa at mabati ba yung foundation nyo. Nako, nako, nako.
Puro doubts ang nag-fill up sa puso mo. Hindi mo alam kung saan ka napupunta. Ha? Kung saan napupunta yung relationship yung dalawa. Parang hanggang label na lang, ay, boyfriend ko yan. Ay, girlfriend ko. Hanggang dun lang. Pero hindi naman nag-reflect sa actions na pinapakita niya sa iyo. Kaya nga mayroon akong video ha, senyales na itinuturing kang girlfriend. Nako, hahanapin na niya mamaya. Sige, nasa YouTube. Hanapin mo yon. O, yun ha. So parang hanggang level lang. Kasi alam mo ba, kung talagang mahal ka ng isang tao, hindi mo kailangan constantly humingi ng assurance. Dahil mismong siya, yung actions niya ang maglilinaw ng place mo sa buhay niya. Ganun pala yun, DJ. Hindi alam. O, pang-anim ha. O, ano ba? May tumatama ba? Namumuro ka na ba? Abi, bingo na yan. Susunod eh, isang numero na lang, panalo ka na. Bingo, bingo! Sa mga nagbibingo ngayon, ako. Tumama ka ba? Yun, ano ba? Sana tayo? Pang pito. Nako, pang pito. Masakit to. Patok. Ha? Sabi nga sa Bicol, oh, patok. Yan. May madilim siyang past. Nako, may madilim na past. Ano kaya to? Probably may mga illegal activities siyang ginagawa sa history ng buhay niya. O kaya naman addictive behaviors na magpahanggang ngayon ay nakita mo pa rin sa kanya. Kahit na mag-jowa na kayo. Kapag may nafe-feel ka na parang weird tungkol sa kanya at uncomfortable ka talaga, huwag mo yung baliwalain. Baka signs na yan na may mali talaga sa partner mo. Pero if may wrongdoings siya, may mga nagawa siyang kasalanan in the past, di ba? At nag-decide siyang magbago at magpakatino at nakita mo naman talaga sa kanya ngayon, ibang usapan na yan. Ano? Ang mga tao naman ay nagbabago. Okay? Mayroon tayong chance na magbago. Alright. Now, pang-walo. Ay, pang-walo na kagad. Matapos na. Gusto yung matagal na ano, usapan? Nako. Doon ka sa YouTube. 5 hours tayo mag-usap. Kaya mo yun, ha? Live? 3 hours, 5 hours, 8 hours pa nga eh. Walang katapusang live. Ah, dito, limited tayo. Pero siksikliglig, no? Ah, sige. Pang-walo, ha? Hindi maayos yung past relationship niya. Hindi lang ito nag-a-apply sa past relationships, ha? Kundi pati na rin sa family members niya o sa kaibigan niya. Kung hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nagkakaayos at consistent niyang ibinubuntun yung sisi niya sa kanila, the same thing can happen in your relationship. Kapag nag-away kayo at obvious naman ang mali niya, isa lang ang palagi niyang magiging response. Pride. Ma-pride ba siya? Ah, mahilig ba siya sa fried chicken? Ko, tutubuan niya ng pakpak. Ayun. So, pang-walo ha, ang pride niyan, wala yan puwang sa relationship. Bawasan. Actually, tanggalin, hindi bawasan. Ano? Lastly, hugs, carry-ons. Alam mo ba, itong mga nababanggit natin, kailangan mo itong isabuhay. Kasi, hindi lahat ng oras ay meron kang ganitong mapapakinggan. No? Ha? Sa sobrang gulo, sa sobrang ingay na ng mundo, wala lang masyadong mga ganitong mga pinag-uusapan. No? Sasabihin lang sa'yo, ay, pwede na yan. Sige na.
Kaya hugs, makinig. Okay? So, yan ang 9 red flags na dapat mong tandaan to know whether you should stay or baka time na talaga na i-re-evaluate mo ang relationship niyong dalawa. Sabi nga na mga dumaan na sa toxic or abusive na relationship, he told me who he was at the very beginning, but I did not listen. Hindi ako nakinig. Kaya kung ayaw mong ma-experience ang red flags, ito ang dapat na hanapin mo sa magiging kapartner mo. And syempre, ikaw din, as well, dapat mayroon ka nito. Ito ang tatawagan nating 13-4-8 checklist. Ang laman ng checklist na ito ay mahanap mo sa 1 Corinthians 13 verses 4-8. Sa mga hindi pa nakakaalam, sabi rito, love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Ngayon, simple lang naman ang gagawin. Yung word na love, ipapalit mo doon yung name ng kapartner mo. Kunwari, ang pangalan niya ay si Ron. Ron is patient. Ron is kind. Ron does not envy. He is not envious. Ron does not boast. Ron is not proud. Kung habang binabasa mo, ay nagma-make sense yung characteristics dito sa kung ano si Ron, then that is a good sign. Pero kung habang binabasa mo, mas na-realize mo na, ang layo niya ha, sa kung anong sinasabi rito, then that is also a sign. Pero may malaking pero. Pero, remember, na lahat tayo ay continuously na nag-grow at nagmamature. Okay? Kung sa umpisa hindi bagay yung patient, kind, kapag tinatabi sa pangalan ni Ron o sa kapartner mo, huwag agad i-judge yung tao. Mag-decide ka if lumipas na ng mga buwan pero hindi mo talaga nakikita yung eagerness niya na magbago for the better. So, paano nga ba malalaman if yung love niya is the right love? Let us remember na si Jesus, hindi lang siya example. He is love himself. At kapag sinubukan mong palitan yung word na love gamit ng pangalan niya, it would still make perfect sense. Dahil he lived a perfect life. At siya ang nagpakita ng pinakamataas na form ng pagmamahal nang napako siya sa krus para pagbayaran yung kasalanan mo at kasalanan ko na dapat sana tayo ang nagdusa. Jesus is love. Jesus is kind. Jesus does not envy. Jesus is not proud. Kaya ang the best way para malaman kung tama ba ang pipiliin mong partner ay kung sa bawat araw, he strives to be closer and closer sa image at likeness ni Jesus. Dahil wala nang hihigit pang pagmamahal ng gaya sa kanya. Nabanggit ko nga dati, dapat yung relationship nyo ay isang love triangle. Kung saan si Jesus ang nasa tuktok, at sa paglalapit yung dalawa ay mas lalo kayong nagiging nearer sa kanya. Yes, along the way, magkakagawa o makakagawa talaga ang kapartner mo ng pagkakamali. Dahil hindi naman talaga siya perfect. Hindi tayo perfect, unlike Jesus. Pero sa tuwing makakagawa siya ng pagkakamali, he would strive to learn from his mistakes or her mistakes. Dahil
gugustuhin niyang ipadama sa'yo yung love na Christ-like sa'yo. He or she would love because Christ loved him or her first. At kung ang love niya ay rooted sa pagmamahal niya na pinadama sa kanya ni Lord, you can be confident na ang love na yan, although hindi perfect dahil tao lang din siya na katulad mo, ay tama at magtatagal. Because what other foundation can be stronger than God's love, di ba? Sana rin, itong qualities na ito ay hindi lang natin hanapin sa partner natin. Dapat, i-examine rin natin kung tayo rin ba pasok sa qualifications na ito. Are you patient? Are you kind? Do you not envy? Mag-strive rin tayong i-possess ang ganitong qualities. Hindi lang dahil gusto nating maging Miss or Mr. Right para kay future husband or wife. Bonus na lang yun. Ang ultimate motivation natin ay dahil ganun si Jesus. At as His followers, He is the standard that we should follow. So hugs, carry-ons, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong hapon. Panibagong episode, panibagong kaalaman. Mga red flags sa relationships na dapat mong malaman. So abangan ulit ako next Sunday, same time, 12 noon hanggang 1 o'clock ng hapon. Ako po si Ronaldo ng Tugot Radio. Always believe in love and keep the flame burning. I will see you next time. Bye for now. Ingat ka. Halina't makihugot na. Kontakin kami sa 0946-763-9858, 0929-359-4298, 0915-931-7184. Kung nais mong magkapag-ugnayan kay DJ Ron, maaari mo siyang bisitahin sa kanyang YouTube channel sa Hugot Radio.